Isang magandang umaga sa inyong mga gilo kong mag-aral. Kamusta po kayo? Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan. Tayo ngayon ay nasa ikatatlong markahan, nasa unang linggo ng ating pag-aaral ng ating mga aralin sa Filipino. Handa na ba kayong matuto? Kung gayon, kunin na ninyo ang inyong module sa Filipino at simulan natin ang talakayan ngayong linggo. Bago po tayo magsimula sa ating talakayan ngayong linggo, ay alamin muna natin kung ano ang ating most essential learning competencies o yung ating pinakamahalagang pagkatuto. Una, naipapaliwanag ang kalagahan ng paggamit ng suprasegmental tulad ng tono, diin at antala. Ikalawa, natutukoy ang kahulugan ng ponemang suprasegmental at ang kaibahan nito sa ponemang segmental. At para naman po sa layunin natin sa ating aralin, ay ito po ay mga sumusunod. Nakikilala ang pagkakaiba ng paggamit ng mga sangkap sa maayos na pagpapahayag ng saloobin, pagbibigay kahulugan, layunin at intensyon. Ikalawa, napapalagahan ang paraan ng pagbigkas sa mga salita ayon sa wastong diin, haba, tono at antala. At ikatatlo, nakapagbibigay paliwanag sa mga naging sagot sa bawat gawaing bilang. Simulan natin ang ating pag-aaral ngayong linggo sa pamamagitan ng pagsasagot sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa. Panuto, basahin ng wasto ang mga salita at pahayag batay sa bantas na ginamit. Pwede nyo bang basahin mga gilo kong mag-aaral? Totoo, maganda siya. Totoo, maganda siya. Mahal ka niya? Mahal ka niya. Magagaling sila? Magagaling sila. May bisita tayo bukas? May bisita tayo bukas. Ikaw ang may sala sa nangyari? Ikaw ang may sala sa nangyari. Paano nagkaiba ang mga pahayag sa bawat bilang? O paano nagkaiba sa tono, sa intonasyon, sa diin ang bawat pahayag na ating binasa? Isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Ipaliwanag ang kahulugan ng layunin, sitwasyon o saloobin ng nais ipahayag ng bawat pahayag. Ano kaya ang kahulugan ng bawat pahayag? Ang kanyang layunin. Isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Ang ating pong paksa ngayong linggo ay tungkol sa ponemang suprasegmental. Bago tuloy nating talakayin, sundan po natin ang ating mga gabay na tanong na dapat ninyong masagot sa hulihan ng ating pag-aaral. Una, ano ang ponemang suprasegmental? Ano ang kahulugan ng ponemang segmental? At ikatatlo, ano naman ang ibig sabihin ng segmental? Ang ponolohiya ay tumutukoy sa pag-aaral ng mahalagang tunog na nagbibigay kahulugan sa pagsambit ng salita
na nagpapabago sa kahulugan ng mga salitang halos magkatulad ang kaligirang baybay. Sa ponolihiya o itinatawag nating palatunugan, lahat ng pamamaraan ay ginagamit sa pagsusuri at pag-aanalisa ng mga tunog na maagham na pamaraan. Ang ponema ay tumutukoy sa anumang unit ng mga tunog o pagbikas na taglay ang kahulugan, samantalang ang graphemes naman ang tawag sa pagsulat sa salita ayon sa tuntunin ng asimilasyon. Ponema ang tawag sa unit ng tunog o pinakamaliit na bahagi ng wika na may kahulugang tunog. Makahulugang unit ng tunog na nagpapabago sa layunin ng isang salita. Ang salitang ponema ay mula sa salitang Grego na phoneme na nangangahulugang makatuturang tunog at ang phone na nangangahulugang salitang tinig o boses. Ang segmental ay tinatawag na makahulugang tunog samantalang ang suprasegmental ay tinatawag na pantulong sa ponemang segmental na ang tinutukoy na ginamit bilang pangtulong ay ang tono, haba, diin at antala. Sa paggamit ng suprasegmental, malinaw na naipapahayag ang damdamin, saloobin at kaisipang nais ipahayag ng mga nagsasalita. Sa pakikipagtalastasan, matutukoy natin ang kahulugan, layunin o intensyon ng pahayag o na nagsasalita sa pamamagitan ng diin, tono o intonasyon at antala o hinto sa pagbigkas at pagsasalita. Ang unang halimbawa ng ponemang suprasegmental ay tinatawag nating diin. Ito ang lakas, bigat o bahagyang pagtaas ng tinig sa pagbigkas ng isang pantig sa salita. Ang diin ay isang ponema sapagkat sa mga salitang may iisang tunog o baybay, ang pagbabago ng diin ay nagpapabago ng kahulugan nito. Maaring gamitin sa pagkilala ng pantig na may diin ang malaking titik. Halimbawa, buhay, na ang ibig sabihin ay kapalaran ng tao. Buhay, ibig sabihin humihinga pa lamang. Lamang, natatangi, na ibig sabihin ay natatangi. Lamang, ibig sabihin ay nakahihigit o nangunguna. Yan ang halimbawa ng diin na isang uri ng ponemang suprasegmental. Ngayon naman ay dumako tayo sa ponemang suprasegmental na tono at intonasyon. Ito ang pagtaas at pagbaba ng tinig na maaring makipagpasigla, makapagpahayag ng iba't ibang damdamin, makapagbigay kahulugan at makapagpahina ng usapan upang higit na maging mabisa ang ating pakikipag-usap sa kapwa. Nagpapalinaw ito na ng mensahe o intensyong nais ipabatid sa kausap tulad ng pag-awit. Sa pagsasalita ay may mababa, katamtaman at mataas na tono. Sa intonasyon, maaring gamitin ang bilang isa, bilang mababa, bilang dalawa sa katamtaman, at bilang tatlo sa mataas. Halimbawa, kahapon, ibig sabihin, pag-aalinlangan. Kahapon, pagbibigay pag o pagpapahayag.
Talaga? Ibig sabihin, nag-aalinlangan? Talaga? Pagpapatibay o pagpapahayag? Ang ikatatlo namang uri ng ponemang suprasegmental ang tinatawag nating antala o hinto. Ito ay bahagyang pagtigil sa pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensaheng ibig ipabatid sa kausap. Maaring gumamit ng simbolong kuwit, dalawang guhit na pahilis, o gitling. Halimbawa, hindi, ako si Joshua. Pagbigas nito na ang naghinto ay nagtatapos ng hindi. Nagbibigay ito ng kahulugan na ang nagsasalita ay nagsasabing siya si Joshua na maaring siya ay nagpakamalan lamang na ibang tao. Hindi ako, si Joshua. Pagbigas ito na naghihinto ay nasa ako. Pagpapahiwatig ito na ang kausap ay maaring na pagbenta nga ng isang bagay na hindi ginawa. Kaya sinasabi niyang hindi siya ang gumawa kundi ang ibang tao. Hindi ako, si Joshua. Pagbigas na ito na nahulihan ang hinto. Nagpapahayag ito na ang nagsasalita ay nagsasabing hindi siya si Joshua. Nawa ay may natutunan kayo sa ating talakayan ngayong linggo tungkol sa ponemang suprasegmental. At bilang pagtatapos ng ating mga gawain ngayong linggo, maaari niyong sagutan ang ating mga gawain sa pagkatuto bilang 2, 3, 4 hanggang 5. Para sa gawain 2, sagutin ang mga sumusunod na mga halimbawa ng mga salitang may iba-ibang diin. Ibigay ang sinasaad na kahulugan nito. Para naman sa gawaing pagkatuto bilang 3, tukuyin ang 8 tono ng bawat pahayag sa layunin nito. Maaring gamitin ang bilang 1 sa mababa, bilang 2 sa katamtaman at bilang 3 sa mataas. Isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. At para sa gawaing 4, papaano nakatutulong ang ponemang suprasegmental sa pagpapahayag ng saloobin, pagbibigay kahulugan, layunin at intensyon? Ipaliwanag ito. Isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. At ang ikalima, gamit ang natutunan, sumulat ng isang talata gamit ang mga salitang magkaiba ang kahulugan ngunit pareho ang kaligirang baybay nito. Mga mungkahing paksa, ang pagdiriwang ng buwan ng wika, paghahanda para sa bakasyon, pamimitas ng lansones, sagawisan, pagbibigay ng kabataan sa bagong henerasyon, o panliligaw ng kabataan sa bagong henerasyon, o po pwede kayong pumili ng iyong sariling paksa. Ito naman ang ating pamantayan sa pagmamarka. Kaangkupan ng mga salita sa kaisipan, 30 puntos, kawastuhan ng pagbuo ng diin, 30 puntos, organisasyon ng idea, 4 na puntos na binubuo ng 100 puntos. Maraming salamat sa pakikibahagi at binabati kita, matanggumbay at maluhati mong naisagawa ang mga gawain sa araling ito. Kung malinaw na sa iyo ang lahat ay maaari ka nang magpatuloy sa iyong paglalakbay. Maligayang paglalakbay at pag-aaral.